Magandang buhay mga ka-agri. Parang di po ka panipaniwala, pero dahil po sa trial na ginawa po natin dito sa Lakatan Farm ng Kuya Brian, pinapatunayan po natin paano palakihin, pagandihin, at maging malusog ang saging dahil sa salt fertilization. Sige po. Alam niyo po ba mga kasaging na kung ang asin ay kayang pakapalin at palakihin at padamihin ang bunga ng ating mga nyog, ganun rin pala yung ginagawa niya sa mga saging. Yun po, dahil sa kanyang element na chloride at mayroon na rin sodium, ano, kaya nga tinatawag siyang sodium chloride. Ito po yung effect, oh, ipapakita po natin sa inyo, ang ganda ng bunga, oh, yan, oh. Ang lalaki, ang tataba, ang lusog ng bunga ng saging dahil po sa asin. Paano po yan gagawin? Paano po yung, ano ba yung nangyari? Explain po natin ng konti sa inyo mga kasaging. Kasi dito, baka bukas harvesting na naman ito, limpak-limpak na naman ito. Sige po. Ano ba yung ginagawa ng asin? Bakit ba ganun effect sa mga saging? Bakit parang pareho na rin sa nyug? Pinapalaki, pinapalusog at pinapakapal ang bunga ng ating saging. Ito po ah. Dahil po yan sa kanyang taglay na chloride. Yung chloride po kasi, mayroon siyang isa siyang uri ng minerals sa lupa na nagpapa-enhance, nagpapalusog ng bunga ng tanim. Hindi lang po sa saging. Kaya nga, tested na po yan talaga at proven na po talaga sa ating mga nyog. Yun po yung ginagawa. And aside from that, mga kasaging, napakalaking tulong pala ng asin. Kasi po yung asin po natin ay may property po siya ng antifungal. Nagde-disinfect po siya ng mga puno ng ating saging at inaalis ang mga fungus sa puno ng ating sagingan. Kaya isa siyang bagay na nagpo-protect, nagtutulong na rin kung paano maging malusog at malinis ang ating sagingan, mga ka-agri. Ano pa ba yung tips? Sasabihin ko na rin po sa inyo kung ano pa talaga yung ginagawa nitong asin sa ating sagingan. Alam mo ba kasaging na yung asin ay nagdadagdag ng sarap ng lasa ng saging pag iyong ginawang abono sa kanyang puno? Gaya po ng mga niluluto natin, sumasarap ang mga lutuin dahil sa asin, at pag walang asin sa mga niluluto natin mga kasaging, walang ka-taste yung mga luto natin. Kaya gaya na rin po sa saging natin, pag nilagyan po natin ng asin, napapaiba po yung lasa. Mas sumasarap po yung lasa ng ating saging. Mangyari nga po, iba talaga yung lasa na rin dito sa amin dahil line of lime kami. Pero pag dinagdagan po natin ng asin yung mga potassium natin na nilalagay sa ating sagingan, nako ka-agri, maninibago kayo sa lasa. Iba yung lasa. Iba yung sarap ng saging natin pag nilagyan po natin ng asin. Yun po. How much ba? Hanggang ano ba? Ano ba yung paraan ng paglalagay? Pag-usapan po natin yan. Dito, nag-trial tayo. Magkano ba nilalagay natin per puno? A handful of asin. Ayan po. A handful of asin per puno at the age of 6 months. 5 to 6 months ang ating saging. Lagyan natin yan. Napakalaki na po ng naitutulong. Pwede na rin tayo maglagay as basal. Asin. Ayan po, asin. Pang protection sa ating lupa, pang sanitize, pampatay po ng bacteria at fungus sa lupa. Asin. Yun po. Secret po. Secret revealed po ito. Kaya po baka natatawa po kayo sa sinasabi ko. Kung ayon yung maniwala, pati nga vetsin, fertilizer na rin. Pero baka matatawa po kayo sa sinasabi ko. Totoo po yun. Pinatotohanan na po yun ng ating kasaka na reporter. Baka napanood nyo yung kanyang video tungkol sa vetsin. Ajinomoto pa nga. Ajinomoto, baka naman. Yan po ah. Ito, pinapatunayan natin yung asin. Sinabi ko na sa inyo, nagpapasarap ng bunga, nagpapalaki ng bunga ng saging, nagpapaganda, at yun na nga po, nagpapalusog ng ating mga tanim. Hanggang dito na lang po, hindi ko ito patatagalin ang ating video. Pinapakita lang natin sa inyo nung effect ng asin dito sa pagtatanim po natin ng lakatan habang may continue po tayong ipapakita sa inyo mga ka-agri.
po nito. Oh, grabe, ang laki. Ang haba pa ng kanyang mga hands. Ang lalaki pa ng kanyang bunga. Kaya, ayan ha. Mag-try na rin kayo. I-discover nyo. Kasi, na-discover na rin natin. Dati tayong nagtatanim ng nyog. Kaya, na-try natin, na-try ang atin dito. Ganyan pala katindi ang lagay. Oh, ito. Oh. Wow, grabe ang lusog nito. Primera klase na naman ito. Gaya po itong mga kinukuna na ng plastic. Dahil po eh hindi po magtatagal eh harvest na rin ito. Ang lalaki oh. Ito 13 to 15 kilos to. Grabe. Sa mga nagtatanong dyan sa presyohan. Yan po. Current price po dito sa amin. Wow, ito mga 2 weeks to. Pwede na to. Current price po dito sa amin. Sa hilaw pa lang po. Hilaw ah. 60 pesos per kilo. Yan po. May ano po tayo, may feeling po tayo yung mas tataas pa kasi umabot na ng 100 kilo yung hinog. Kaya dito eh may sumasabay na rin kukuha yata ng 70 pesos per kilo. Akalain nyo naman mga ka-agree, mga kasaging, 70 pesos. Pag yan ang nangyari sa susunod na mga buwan, first time po yan mangyayari dito sa amin na umabot po ng 70 pesos per kilo yung hilaw pa lang sa Lakatan. Yan po. Kaya sana ina-encourage po kayo sa ating mga video tungkol ko sa pagtatanim mga katanya. Grabe, ang lalaki ng bunga. Wow. Bye-bye! All the dreams and beats.